Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Sa video po na to, itutuloy natin ang ating series na Pinoy Master Notable Game. At ang ating pong master na i-feature ngayon ay walang iba kundi ang ating pong pang-16 na Grandmaster sa Pilipinas na si Grandmaster Richard Bituon. Si Grandmaster Richard Bituon po ay kasalukuyan na ngayon nakabase sa Texas, USA kasama po ng kanyang pamilya. Bukod po sa maraming international tournament na napanalunan ni Grandmaster Richard, siya po ay naging national champion natin sa Pilipinas ng 2 beses. Una po siyang nanalo noong 1998 at sinundan niya po yan noong 2016 sa Battle of Grandmaster po sa Pilipinas. Siya po ang nag-champion noon. Ayan, so nung naghahanap po kami ni coach ng notable game niya, meron po kaming 3 game na pinagpilian at yung 3 game po na yun ay magaganda lahat. Pero unahin ko po itong game na to at yung 2 pa isusunod natin yun, no? So bago po dito ako magsimula, ako po ay muling hingi ng inyong suporta na kung maaari po, no, paki-subscribe po ang aking channel at i-hit nyo na din po yung notification bell para ma-update po kayo every time mag-upload ako ng bagong video. Okay, so simulan na natin. So ang napili ko pong game na ipakita ngayon ay ang kanya pong laban kay Grandmaster Mikhail Ulibin ng Russia. Ito po ay nangyari sa Aeroplot Open Group B noong 2011. Ayan, ang Aeroplot po kasi may 3 group po yan. May Group A, may Group B, may Group C. So ito po ay sa Group B. Ayan, so ang game po na to, puti po si Group Coach Richard, ang tinira niya po ay e4 at ang kalaban niya naman ay nag-c5. So, Sicilian opening. So, knight f3, e6, d4, c6, d4, knight xd4, and then knight f6. So, ito po, mainline to. Normal na tirahan to. So, knight f6, attacking the pawn ng e4, nag-knight c3 ang white. So, after knight c3, d6 was played, and then Coach Richard played bishop e3. Ayan, ngayon, bago ko lang ituloy, no, para po sa kaalaman ng mga beginner natin na manonood, sa opening po, meron po tayong tinatawag na mga basic opening principle. At isa po sa basic opening principle ay yung sinasabi nilang develop minor pieces. Ang minor pieces po, ito po yung knight and bishop. So, ibig sabihin, kailangan nating ilalabas agad yan. Ngayon, nag-bishop e3 po si Coach Richard. So, yun po ay minor piece. So, nag-develop siya. Ngayon, ang tanong lang, anong minor piece ang uunahin natin? Kasi po, knight and bishop, pero meron po tayong 2 knight, meron tayong 2 bishop. So, sino bang uunahin natin dyan? Ang sagot po dyan, unahin po natin yung minor pieces sa side kung saan natin gustong mag-castling. So, eto pong laro ni Coach Richard, ang dinira niya po ay bishop e3. Minor pieces yan sa queen side. So, kung mapapansin nyo, medyo nalilimas na yung minor piece sa queen side kasi gusto niya mag-castling sa queen side. Ayan. Kaya ginawa niya yan. Kasi may isa ding linya dito, mainline din ito, bishop e2. Pag nag-bishop e2 ka naman, malamang sa malamang, gusto dito magkasing ng white sa king side. Kasi inuna niya yung mga minor pieces sa king side. Ayan. So tandaan niyo po yun, no? Develop minor pieces on the side where you want to castle. Okay? So dito po, tuloy na natin, nag-bishop e3, at ang black naman ay nag-bishop e7. Ayan, kung mapapansin nyo, dinevelop ng black yung mga minor pieces niya sa king side. So malamang sa malamang, gusto nito magkasing sa king side. Ayan, so after bishop e7, tumira po ng napaka-agresibo na tira si GM Richard. At ito po yung g4. Ayan, so naramdaman niya din kasi, nahalata niya na gusto magkasing dito. Kaya ang ginawa niya, minadali niya po yung atake. Nag-G4 po siya para kasunod niya, no? G5, tutusukin niya tong kabayo para lumayas yun sa F6. Tapos susundan niya ng sunod-sunod na bomba ng pawn. Ito po yung tinatawag nilang pawn storm para ma-atake niya yung kingside. Ayan, so dito po, ang ginawa po ng black, dinipensahan lang, nag-H6 lang siya. So after H6, white played rook G1. Ayan. Pagka H6 kasi, balik lang natin, no? Hindi pwede mag G5 agad kasi pag nag G5, kakainan lang tapos capture. Ngayon, nabuksan yung tore, ikaw pa yung nagka-isolated pawn, ikaw pa yung nagka-weakness, no? Kaya hindi pa pwede yun. Kaya tinira niya, rook G1 lang. Ang rook G1 po ay may 2 idea. Unang-una po, gusto niya pong dagdagan yung pwersa para makapag G5 ng maganda mamaya. At pangalawa,
Depensa din ito sa kasalukuyan sa pawn sa g4. Bakit ba kailangan niya depensahan yan? Dahil po, mamaya kasi, magkikwin dito yan eh. Pag nagkwin dito, may iwanan tong pawn. So, kailangan ng rook d1 para hindi malibre. At least may depensa. Ayan. So, dito, black played a6. Ayan, pag a6, ayan na nga, nagkwin dito na yung white. And after queen dito, b5 was played. Yan. Ang b5, typical na idea po ito sa Sicilian. Nagagawa siya ng space dito ng konti kasi alam niya magkakasing naman tayo sa queen side. So, atake lang siya ng konti para may konting counter naman. So, after that, white played bishop d3. And then, black played g5. Yun. So, pinigilan niya na yung g5 ng white. Kaya inunahan niya. Siya na mismo yung nag-g5 agad. So, after g5, nag-castling na po si Coach Richard. After castling, black played knight fd7. Ayan, medyo sisilipin lang natin itong knight fd7 kasi po, medyo may pagka-weird yung tire. Kasi kung mapapansin nyo, dalawang minor pieces pa yung hindi naka-develop, pero inuna niya pa rin galawin to. No? Kasi basic principle, develop minor pieces eh, bakit ba hindi niya sinusunod yun? Anyway, pag Grandmaster tumitira, ganun talaga kasi may mga malalalim sa plano. At ito nga yung plano niya dyan. Bakit ba siya nag-knight FD7? Ba't ba hindi na lang po knight BD7? No? Kasi po knight BD7, mali po ito dahil po meron, magkakaroon po ng knight C6. Ayan, may iwanan kasi. Wala nang umatake sa C6. So pagka knight C6, takbo yung queen, makakapture natin to. At pag nakapture yan, king takes, lalambot po yung d6 masyado kasi matututukan na wala yung bishop na dumidepense. Plus, hindi pa nakapag-castling yung king. Kaya hindi niya po pwedeng gawin yun. Ngayon, ang idea niya po ng knight fd7 ay maganda naman. Kasi yung knight fd7 ay tatalong po sa e5. At pag tumalong na siya sa e5, depensado niya na itong c6. Ngayon, pwede ka na mag-knight knight bd7 after that. So, yun po yung pinaka-idea niya. At dito nga, after knight FD7, tinira naman ni Coach Richard ay King B1 lang. Ngayon, ano ba yung King B1 na yan? Parang medyo may pagka-passive, no? Pero para po sa inyong kaalaman, eto pong King B1 ay natural move po ito pag kayo po ay nagkakasing sa queen side. Kasi kadalasan kasi, pag nagkasing ka sa queen side, medyo weak tong A2 eh. May mga idea kasi na queen A5, tapos mag-B4, malilibre. So, para makover yung weakness, tatabihan niya ng king, nagki-king b1. So, sumasidestep lang yung king. Ayan, so after king b1, nag-knight e5 na nga. So, tinuloy niya yung plano niya. At dito po, kung mapapansin niyo, dahil po sa dami ng tira na ginawa ng black sa kabayo niya, no, nag-develop na, umatras pa, tapos gumanon pa, medyo na-delay siya ng konti sa development. So, ang white kasi natapos na sa opening part niya eh. Bakit ko po nasabi yun? Kasi, pag po yung tore yung dalawa ay nagkita na, nag-connect na ba, nagtagpo na, wala nang nakaharang between them, ibig sabihin, tapos na po yung opening nyo. Naka-develop na lahat at nakakasling ka na. So, ready to rumble na yan. Pwede ka nang manggulo. Kaya nga dito, nakita po yun ni Coach Richard, kaya medyo nagwala na siya dito. At siya po ay nag-each pawn na yun. So, ginulo niya na ngayon laro. Nagsimula na siyang mambasag sa queen side kasi lamang siya sa development eh. So sasamantalahin niya yun. Kasi pag lamang ka sa development, mas marami kang piyesang pang-atake. Kaya dapat medyo aggressive na yung play. Huwag nang dahan-dahan. Yan na nga po yung ginawa dito, minadali na. No? So at nilira po dito ng black, nag-bishop b7 lang. Hindi po kasi pwedeng kainin yan. Example, pag kinapture lang, may capture dito, tapos mamaya lalakas yung F4, G5, yan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po yung magiging atake ng pawn. Kaya ang tinira niya, Bishop B7 lang. Ignore lang. So after Bishop B7, kinapture po yan ni Coach Richard. And then, kinapture din ng black. And dahil nga po, delay po siya sa... sinamantala nga po ito ni GM Richard by playing Rook H1. Ayan. So kinontrol niya yung open file, binuksan niya. Kasi kulang siya ng isang tore. Ngayon, pag kasi nag-rook h1 siya, kinapture niya to, take back, at ayan na nga, makakapunta na tayo doon. Ayan. So, para po sa inyong kaalaman, ang tore po talaga ay nilalagay sa open file. Kailangan nating i-dominate yung open file. Bakit po ba? Kasi pag po na-dominate natin yung open file, example nga, ayan, nag-capturean, yung tori natin magkakaroon po ng pagkakataon na umatake sa
background. Ito po yung H8, ito po yung background. At, or if not, makapunta po sa 7th rank. Ito po yung 7th rank, no? Ang 7th rank po, inaatake talaga yan lagi. Bakit ba? Kasi sa 7th rank po kasi nakatayo yung karamihan ng pawn. Pag nakatayo sila kasi sa 7th rank, walang other pawn na pwedeng dumipensa sa kanila. Kaya pag inatake mo yung pawn, pwersadong other official yung dumipensa, hindi pawn. Kasi pag ganun kasi ang sitwasyon, mapepersa siyang dumipensa kasi umaatake ka. O, di ba? Kaya dito po, hindi pwedeng capturein. At nakita naman yun ng black. Kaya ang ginawa niya dito, nag-rook g8 lang. So, umiwas lang muna. Okay? So, after rook g8, nagtira po dito ng relax na tira si GM Richard. At tinira niya po ay f3. So, f3 with the idea of depending the pawn kasi makakain nga eh. So, relax lang. f3 lang muna. At yan na nga, tinuloy na po ng black yung development niya. Nag knight bd7 na. And after knight bd7, black played rook h7. Yun. So, tulad nga ng sabi ko, nasa open file siya, ipasok mo yan, ilagay mo yan sa 7th rank or sa 8th rank. At eto nga, nilagay po sa 7th rank. Ayan. So, dito po, ang tinira po ng black ay queen a5. Queen a5 po, may dalawang idea yan. Unang-una, gusto niya mag-castling. Pangalawa, gusto mag b4 niyan. Ano bang gustong gawin ng b4 kasi, no? Para po sa inyong kaalaman, ang Sicilian game po, kadalasan talaga dyan, nagkakaroon po ng weakness na d6. Ang d6 po, it's either nagiging backward o talaga namang hindi madepensahan mabuti at yan po yung kadalasan pinipressure ng white. Ngayon, ang solution dyan ng black para po mawala yung weakness na yan ay mag d5. Ang problema kasi, hindi ka makapag d5 basta-basta pag may knight po dito sa c3. Kasi nga naman, pag d5 mo yan, kakapturing yan, pag kinapture mo, baka pwede kang kainan, na-isolated pa yung pawn, tapos magkaka-square pa dun, no? So, hindi basta-basta pwede. Kaya ang gagawin po ng black ay mag-BB4. Pag nag-B4 kasi, lalayas yung knight, ngayon, may chance ka na mag-D5 kasi yung queen mo nakadepensa na dun, yung bishop mo nakadepensa pa dun. At pag nakapag-D5 ka dyan, eto pong pawn na to, lalambot to. Lalambot. Ang tigas-tigas ng simula, no? Lalambot siya. Tapos, yung bishop mo pwede na tumagos dyan sa F3 mamaya. At yun na nga, magkakaroon ka na ng magandang counter-attack. Kaya po, nagdi-D5 yung black dito. Ngayon, kailangan niyang palayasin muna yung knight sa C3 kasi hindi niya magagawa yun hanggat may knight sa C3. Kaya nag-queen A5 siya, intending to play B4. Kaya dito po, ang dinira po ni Coach Richard ay A3 lang. So, preventing B4. Kasi pag nag-B4 ka, capture, ganun pa rin, no? Nandiyan pa rin na maintain natin yung square na C3 para sa knight. So, after A3, black played bishop F6. Ayan. So, magtataka siguro kayo, no? Bakit siya nag-bishop F6? Grabe naman. Dinidelay niya masyado yung castling. Gusto ko lang ipakita, pag nag-castling kasi siya, parang puzzle to. gawin natin puzzle. Oh. I-post niyo po yung video. Try niyo pong hanapin. Baka makita niyo po. May malupit na tira dito yung white. At pag nakita niyo, i-play niyo ulit. Okay? Pero itutuloy ko na. Ang tira po dito ay yung tinatawag nilang discovered attack. And then after discovered attack, in between moves. Yan, mga common term po yan ng chess na i-cover ko sa isang series ko, no? So, ito po yung knight d5. Bakit discovered attack yan? Dahil na-discovered yung queen sa queen. So, pwede na capture yung queen. Ngayon, kailangan umaalis yung queen. Ang gagawin niya, kakapture niya yan. Kasi wala naman siyang pupuntahan. So, capture lang. Pagka-capture, before you take back on the queen, lalamon ka muna dito. In between moves, yan. So, knight takes e7. Kasi check yan while after capture. So, pag umalis yung king, kahit saan siya pumunta, saan mo titikman to? Ang ending, one piece up. Ito po, winning ito. Ayan. So, kaya hindi pwede yun, no? O, dito, ang ginawa nga, nag-bishop f6 lang. Kasi nga, hindi nga pwede yun. Ngayon, after bishop f6,
intending to castle na yan next move kasi wala nang in-between moves na knight d5 kasi wala nang kakapture sa e7 eh. So yun yung pinaka-plano niya. Pero dito, may tinira po na silent move o simple lang, simple move si GM Richard. Ito po yung bishop e2. Parang wala lang, umatras lang yung bishop, no? Pero ang ganda, ang lupit ng idea nito. Dito masasabi ko actually lamang na dito yung white talaga. Ang idea po dito ng bishop e2 na yan, tinatanggal niya yung harang sa queen para ma-pressure po yung pawn sa d6. At pangalawa po, dinidepensa niya yung f3. Bakit niya kailangan depensahan? Kasi etong knight na to kailangan umalis at pupunta po yun sa knight b3 attacking the queen. At pag na-discovered na yan, na itong knight sa queen, may libre na. Libre na po ito. So, mawa one pawn up yung white. So, yun yung pinaka-idea niya. Kaya dito, napilitan pong umatras yung black sa d8. Kaso, may tanong ako, bakit hindi siya nag-queen c7, no? Kasi queen 7, mas maganda eh. At least makakapag-casting pa rin siya next move. Di ba? Pero, puzzle ulit tayo. Ano bang malupit na tira dito tingin nyo ng white? Bakit hindi siya nag-queen c7? So, i-post nyo po ulit yung video. Try nyo pong hanapin. At pag nakita nyo po, i-play nyo na ulit. Ngayon, itutuloy ko na. Ang tira po dito na malupit ng white ay sacrifice on b5. Knight takes b5. So, syempre, kakapture rin yan. And then, knight takes b5 again. So, ang idea po kasi ng knight takes b5, the knight is hitting on the queen. And at the same time, on d6 square. So, pwersadong umalis yung queen at kaya saan pumunta, titikman tong d6. Ayan, pagkatingin sa d6, that's a check. So, takbo yung king. At dito po, tingin ko marami ng tira. Unang-una, ang compensation po ng kabayo ay tatlong pawn plus yung king nasa gitna. Siguro, simple move like knight takes f7, panalo na ito eh. Ayan, no? So, pag hindi niya kinapture yan, ikaw kakapture. Discover check. Pag naman kinapture niya yan, edi capture ka dito. Takbo siya, hindi mati na. So, hindi po pwede mag-queen c7 kasi yun po yung kakapagsakan ng laro. Kaya ang ginawa niya po ay nag-queen d8. Ngayon, after queen d8, may puzzle ulit tayo. Ayan, after queen d8 kasi may tinira dito na napakalupit na tira si GM Richard. So, ulitin po natin, i-post yung video, try hanapin yung tira, and then i-play nyo ulit pag nakita nyo na. Pero sa ngayon, itutuloy ko na po ang tinira po na dito ni GM Biton ay knight takes e6. So, nag-sacrifice ng kabayo. Ngayon, prosado naman kainin yan eh. Kasi pag di mo kinaya, lugi ka na ng pawn, atake pa yung queen mo. So, kakapture yan. And then, queen takes d6. Ayan. So, ang nangyari po, nag-sacrifice po si GM Richard ng kabayo kapalit dalawang pawn lang. Pero kung titingnan nyo mabuti, lugi nga tayo sa pyesa ngayon, sa kasalukuyan, pero grabe naman yung position ng king ng kalaban. Hindi nakakasling. Tapos yung tori natin, nasa 7th rank, sobrang lakas. Ngayon sinasabi ko, kaya kailangan kontrolin nyo yung 7th rank ng tori. At pangalawa pa, at isa pa, etong queen ngayon ay ina-attack yung e6. Kung titingnan mo pong mabuti ito, wala pong paraan para depensahan yan. No, merong isang paraan siguro ito, pero talo naman agad yan kasi magro-rook takes bishop lang. 2 pawns up, walang compensation. So, mahirap yan, no? Kaya dito, ang ginawa po ng black, nag-bishop e7 na lang. So, after bishop e7, syempre, kakapture tayo. So, pagkakapture natin, na-atake pa natin ito. No? So, dito po, pasano po rook f8 kasi hindi naman siya pwede mag g6 dahil meron check. Ayan. So, iyakan time na to, no? Kaya pagka rook f8, ayan. Ngayon, tumira ng pamatay na tira si GM Richard dito. At dahil doon, tuluyan na nga nag-resign yung kalaban. At ito po yung bishop b6. Sinacrifice na yung bishop. Kasi kung titingnan nyo, libre po yan. Kaya lang problema dyan, pag kinapture niya, capture po yung e7 at mate. Yan. So, ang ginagawa dito, ito yung tinatawag nilang removing the defender or removing the guard. So, inatake yung queen kasi pag lumayo siya, kahit let's say hindi niya kinapture yung bishop, mati talaga. Or pag naman kinapture niya yun ng knight, edi tikim naman sa queen. Kahit ano itira niya dito, mamamati na. Yan, ganyan. So, kaya po, after
Bishop B6 ni Coach Richard dito, nag-resign na po yung black. At yun na nga. Sobrang lupit ng laro, no? Grabe. Ang daming sacrifice. Ayan. So, sana po, no? May natutunan kayo sa video natin na to. At bago ko lang po tapusin, no? Batiin ko lang po yung mga nagpapa-shoutout. Unahin na po natin si Karen Labuta. Siya po ay from Rosario, Cavite. Ayan, shoutout po sa iyo. Salamat sa panonood. Si Ren Ryan Gomez, shoutout po sa iyo. Ayan, ang si Ren Ryan Gomez po ay regular watcher natin sa ating live streaming. Meron po kasi akong live stream na Play the Master. Yung po yung naka-open challenge po ako. Kung sino man yung magcha-challenge sa akin sa Liches, lalabanan ko po yun regardless of the rating. And then after the game, with slight analysis pa. Ayan, so siya po, lagi po niya ako china-challenge noon. Ang account niya po ay Notorious. Ayan, from Pasig City. Okay, shout, salamat rin, no? Shoutout din kay Piolo Skywalker. Ayan, so regular natin yan na nanonood. Lagi nagko-comment sa video natin, no? At shoutout din kay Master WhatsApp. Yun, Master. Salamat po sa panonood, no? Ayan, so marami pong salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. At kung maaari po,